Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Kamusta ang lahat ng ating mga kababayan? Matapos. Uy, sana naman ha, kahit paano yung iba naka-recover ng kunti pa lang iba. Kunti talaga. Oo, kasi, pero iba naman, mabilis naman nag-subside yung tubig. Pero may kapalit. Kasi sabi nila kapag ka daw binabaha ang mga bahay-bahay, mabaho yung pumapasok syempre, na tubig. Linis dito, linis doon ang gagawin. Yung iba, iniwanan ng tubig, naging basa yung mga kagamitan, pero yung iba... putik. Ang naiwan. Matindi-tindi ang naging... Magsilbing leksyon sa ating lahat po yan na dapat tama yung pagtatapon ng basura. Ay! Huwag itatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Ay! O diba? Ba't yung iba sinasadya para magbara, para meron daw silang mali kita? Yun. Ayan ang epekto baha. Kaya nakakalungkot lang makita na kapag humupa na yung baha o kapag sinusubukang paagusin, 'di ba? Tama 'yun, yung tubig, baha. Mm-hmm. Ang makikita mo santambak ng basura. Yes. 'Yun talaga yung pinakadahilan. Ang sabi ng mga may narinig ako sa report kanina na talagang sobrang maliit na 'yung ating mga drainage system. Mhm. Oo. Mhm. Ayun. Kaya tingnan nga natin, pasadahan natin ang ulo ng ating mga nababagang balita ngayong ika-25 ng Hulyo taong 2024. Ako po si Thea Pecho Corpus. Mamaya narito na sila kay Mayor Deo Macal. Manyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At para sa ating headline, bagsik ng habagat at bagyong Karina, 21 ang namatay ayon yan sa Philippine National Police. Apat na probinsya na state of calamity ngayon kasunod po ng NCR ayon po yan sa DILG. Pangulong BBM nag-ikot na migay ng ayuda sa mga binaha epekto ng habagat at bagyo. 28,000 mangisdang apektado ng kalamidad umaapila ng tulong mula sa gobyerno ayon sa pamalakaya. Paglubog ng oil tanker sa karagatan ng Bataan, isang tripulante ang nawawala, 16 na rescue ayon sa DOTR. Mga negosyante mang-aabuso at lalabag sa price freeze sa NCR, kakasuhan pagmumultahin ayon sa DTI. Apat na Chinese nationals dinukot umano ng mga nagpakilalang NBI sa Cavite. Higit 20,000 dayuhang POGO workers pauwiin ng Immigration Bureau sa loob ng 2 buwan. 14 na pangunahing lansangan na nalubog sa baha kahapon pwede nang daanan ayon sa DPWH-NCR. 144 na domestic at international flights kinansila dalaman sa pananalasa ng habagat. At para sa ating detalye, 21 nga ang naitalang namatay dahil sa pananalasa sa bansa ng hanging habagat at epekto ng bagyong si Karina sa mga nakalipas na araw. Sa datos ng Philippine National Police, 11 sa mga namatay ay mula sa Calabar Zone, 7 sa Metro Manila at 3 naman sa Central Luzon. Karamihan sa mga namatay ay pawang nalunod habang 1 naman ang napaulat na nakuryente, samantala 5 pa ang kasalukuyang nawawala habang 15 naman ang napaulat na nasugatan. Apat na probinsya naman ang nakadeklara ngayon ng state of calamity dalaman sa epekto ng bagyong Karina at habagat. Ayon po kay Interior Secretary Benher Abalos Jr., bukod sa National Capital Region, nasa state of calamity na rin po ang Bataan, Bulacan, Batangas at Cavite. Kabilang naman sa tinuturing na hard hit areas ay ang mga sumusunod: ang Abukay Bataan, ang Baliwag Bulacan, Obando Bulacan, Plaridel Bulacan, maging ang Pulilan Bulacan, Santa Maria Bulacan, Cainta Rizal, Taytay Rizal, San Mateo Rizal, Morong Rizal, Rodriguez Rizal, Angono Rizal at Tingloy Batangas.
Samantala, nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilang mga lugar sa National Capital Region. Sandali lang, Ms. Thea. Narito yung pahayag ni Secretary Benhur Abalos. Ito po yung mga state of calamity sa nag-gather po namin. So, buong NCR na, Oriental Mindoro, Batangas, Cavite is already province-wide. Pataan and Bulacan are also province-wide. Ito po yung hard hit areas sa nakikita namin aside from NCR. No, sa Bataan, Abukay, yan po yung mga immediate needs na kinakailangan nila based sa mga tawag po. Even sa Rizal, sa Bandang Kainta, San Mateo, Morong, Rodriguez, outside of Metro Manila, and parts of Batangas. Samantala, nag-ikot nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga lugar sa National Capital Region na naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil sa bagyong Karina at Habagat. Unang nagtungo ang Pangulo sa Valenzuela City kung saan siya nagsagawa ng ocular inspection at binisita ang command center sa naturang lugar. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ang Malanday National High School at namigay ng ayuda sa evacuees. Binisita rin ni Pangulong BBM at tiningnan ang sitwasyon ng mga residente sa Navotas at nag-inspeksyon sa Navotas Navigational Gate. Ang Valenzuela at Navotas City ay kabilang sa mga nakaranas na matinding pagbaha dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam at sirang Navigational Gate na nagsisilbing harang tuwing high tide. Nagsagawa naman ng relief operations ang Office of the Vice President simula pagkahapon kasabay ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat sa Pilipinas. Ayon po sa official na Facebook page ng OVP, relief boxes at hot meals ay pinamigay daw po ng Vice President Disaster Operations Center sa mga responder at mga residenteng apektado ng pagbaha. Kasabay po ng buhos ng pag-ulan at matinding pagbaha, ipinamahagi ang mainit na aros kaldo sa may 240 disaster responders na kinabibilangan daw po ng barangay rescuers, mga pulis, mga barangay tanod at iba pang naapektuhan ng pagbaha dyan po sa Quezon City. Una po rito ay napaulat ang paglipad ni VP Sara patungong Germany at kaniyang pamilya. Samantala, dinepensahan ng Office of the Vice President ang pag-alis ni Vice President Sara Duterte ng bansa sa gitna ng paghugupit ng Habagat at Karina sa bansa. Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na nasa personal trip ang pangalawang pangulo kasama ang kanyang pamilya. Nakakuhaan niya ito ng travel authority mula sa Office of the President na nilagdaan noong July 9, 2024. Unfortunate umano na nagkasabay ang biyahe ni Vice President Sara at Typhoon Karina pero tiniyak na nakahanda ang OVP na umalalay sa mga naapektuhan ng kalamidad. Base sa mga report, umalis si Vice President Sara nitong Miyerkules ng hating gabi sa NAIA Terminal 3 at nag-viral ang nakamas nitong larawan habang papaalis ng bansa. Sinimula na po ng Kamara ang pamahagi naman ng mga relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Ayon po kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada, may inisyal na 20,000 food packs ang nakanda kasama naman ng iba pang tulong sa ilalim po ng Disaster Relief Funds ng House Speaker. Una po nitong ipinamahagi sa lungsod ng Marikina na lubhang naapektuhan ng malawakang pagbaha kasunod ng pag-apaw po ng Marikina River. Samantala, nag-ipugnay na rin po ang House Committee on Metro Manila Development sa mga ahensya tulad po ng MMDA, PAGASA, NDRRMC at mga kinatawan ng LGU para sa assessment ng pinsalang dulot ng bagyo. Pilipinas, magbabalik ulit ang pagbibigay natin ng detalye sa ating mga nagbabagang balita. Ang oras, alas 4:16. Maraming salamat, Ray. Ray Sibayan, oras ganap na alas 4:23. Sa detalye pa rin ating mabalita, umabot sa 28,000 ang mga mangingisda at pamilya sa ilang coastal area sa Manila Bay matapos manalasa ang bagyong Karina at Habagat. Ayon sa grupo ng pamalakaya, kabilang dito ang 12,000 mangingisda sa Navotas matapos sa malubog sa baha ang kanikanilang mga bahay.
8,000 fishermen at mga residente naman ang naapektuhan sa Tansa, Cavite. At marami sa kanila ang nasira din ang kanilang bahay. Binahan ng husto at napuruhan ang 8,000 mangingisda at magtatahong sa Rosario at Bacoor City sa Cavite. Dahil dito mapila ang mga mangingisda sa pamahalaan na gamitin ang bahagi ng 31 billion pesos na calamity fund at 1 billion pisong quick response fund ng Department of Agriculture para sa economic aid and livelihood assistance sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, isa ang nawawala habang 16 ang nailigtas sa lumubog na fuel tanker sa Limay, Bataan. Ito ang kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa situation briefing sa Malacañang at ayon sa kalihim, sangkot sa aksidente ang motor tanker Terra Nova na may kargang 1,494 metric tons ng industrial fuel oil. Narito ang naging pahayag ni Secretary Bautista. One fuel tanker capsized early this morning around 3.5 nautical miles. Samantala, patuloy naman ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng BRP Melchora Aquino para mahanap ang crew. Sa aerial survey ng Coast Guard Aviation Command, mayroon ng oil spill. Sa 5.6 nautical miles, silang ang bahagi ng Lamao Point. Samantala, habang kasagsagan ng bagyo kahapon, nagkaroon ng riot sa Lanao del Norte Provincial Jail at tatlo ang namatay. Antabayan po ang detalye ng balitang yan. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga negosyanteng lalabag sa price freeze sa mga pangunahing bilihin dito sa National Capital Region na nasa ilalim ngayon ng State of Calamity. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, maaaring mapatawan ng multa. Bukod pa sa posibleng kasong kriminal alinsunod sa Price Act, ang mga negosyanteng magsasamantala. Sinabi pa ni Pascual na naipag-unay na sila sa mga NCR Regional Office para ma-monitor ng sitwasyon na gayon din upang magarantiya ang availability ng mga essential goods. Binalaan din ng DTI ang mga hotel at transient homes laban sa tinatawag na price gouging o gouging o hindi makatirang pagtaas ng presyo o singil sa mga hotels. Samantala, muling isinusulong ni Senator Lito Lapid ang panukalang batas na magbibigay ng diskwento sa mga indigent job seekers. Nakasaad sa kanyang Senate Bill Number 2382 o Indigent Job Applicants Discount Act na dapat bigyan ng 20% discount ang mga mahihirap na aplikante sa mga government certificate at clearance. Gaya na lamang ng NBI, police clearance, transcript of records, medical, marriage at birth certificates. Nakapasa na sa third and final reading ang counterpart bill nito sa Kamara noon pang May 2023. Nangako naman si Immigration Commissioner Norman Tansingco na pauuwi na lahat ng mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operations, Pogo, gayon din ng Internet Gaming Licenses, IGL, sa loob ng susunod na 60 araw, 2 buwan. Ito'y kognes sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo sa kanya ikatlong State of the Nation Address na bawal na ang lahat ng pogo sa bansa maging legal. Ayon kay Commissioner Tansingco, nasa 20,000 ang mga dayuhang manggagawa sa nasabing industriya ang ipoproseso ng immigration na makalabas na ng Pilipinas. Dinakdin ni Tansingco na hindi na nila papayagan pa ang mga nakabinbin ang mga bagong application para sa visa ng mga POGO workers.
Kaya pala ang daming Chinese sa MOA kanina. Bakit ayan, tigil ang trabaho. Siguro nagliliwaliw na bago bumalik ng China. Shopping muna, pasalubong. Nagbabala rin si Tansinko na huhuliin ng Fugitive Search Unit ng Immigration ang mga foreign POGO workers na lalabag sa kutusan ng Pangulong Marcos. Samantala, namatay sa pagkalunod ang isang retiradong sundalo dahil sa lagpas taong baha sa Pasay City dulot ng bagyong Karina. Ayon kay Pasay City Police Substation 9 Commander Major Adnan Kalib, kinilala ang biktimang si Reynaldo Celapan, 66 na taong gulang. Ayon sa anak niyang si Jayron, may isinalbang kagamitan ang biktima sa kanilang basement pero hindi na ito nakabalik sa taas ng kanilang bahay. Nang balikan nila ito ay nakita nilang wala ng buhay ang biktima. Posible anyang nadulas ang kanyang ama dahilan ng pagkalunod nito. Samantala, nasa ating linya ang presidente ng Pamalakaya, si Ginoong Fernando Hicap. Alamin nga natin kung paano na ang kabuhayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng bagyo at habagat. Ginoong Fernando Hicap, sir, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon. Lakay diyo, no? Sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon po. Opo, kasama natin si Miss Thea Corpus. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, Nina. Ayan, Thea. Ayan. Ay, Thea. Oh. Ayan. Okay, Kaferna. Ayan, parang Thea Deli lang. Bagets na version. Okay, Kafernando, ayan, kumusta po ang hanay ng mga mangisda, ha? Grabe, ha? Buti walang nalunod sa inyong hanay kahapon. Wala pa lamang na-report sa amin, no? Lalo na sa mas member ng Pamalakaya na nalunod, ha? Pero may mga nalunod na bangka na sira dito sa bahagi ng Cavite, pero binibilang pa natin kung ilan, no? Oo nga po, napakalaki po talaga ng epekto sa ating mga mangisda, no? Itong bagyo sa itong bagal. Ang pinakamasakit talaga dito di UNT, kung matatandaan natin, mula pa na mag-start, no? Yung reclamation and dredging sa Manila Bay, 2021 hanggang ngayon, ay halos 80% na nung kita nila, no? Yung huli ang nawala. At ngayon, no? Dinadaanan na sila ng ano yan, epekto nitong bagyo, maliban doon sa hindi na sila makapalaot, tumubog pa yung kanilang bahay, no? Kaya triple whammy yung epekto, no? Sa mga mangisda natin, particular dito sa Manila Bay. Eh, nakita ko itong video ng mga nasirang tahanan po ng mga kasama niyong mangisda. Saan po sila nakatira ngayon? Saan po ay nakatira ka, Fernando? Yung iba po ay nagsibalikan na at inaayos na yung kanilang mga tirahan. Pero nung panahon ng kasagsagan ng bagyo, na pilitan sila na mag-backquit, no? Doon sa mga backquitting center sa malapit sa kanila kung saan sila nakatira. At ang masakit nga doon diyo, nasira yung bangka mo at saka yung bahay mo. Ang tanong doon, paano pagkaya may papayos yung kulang nga yung kita mo doon sa pagkain, no? Ng pamilya mo. Kaya hindi nila malaman kung saan sila magsisimula at paano sila magsisimula. Ganun ang nararamdaman, no? Ng ating mga mangisda dito sa Manila Bay pa lamang. Ilang pong bangka ang nasira at tuluyang nawasak po dahil dito sa bagyong ito? Wala pa kaming konkretong bilang, pero may ilang monitor ako. May mga nalunod daw, no? O nasira ang panahon ng bagyo. Bago, no? Yung mga pumilit din, merong after ng bagyo, hapon, o kaninang madaling umaga, madaling araw, ay merong mga nagpilit, merong pa rin daw nalunod. Bibilangin pa namin, Tia, kung ilan talaga yung apektad. Magkano ang isang bangka, ka Fernando? Ang pinakamababa dyan na kay Bio ay mga 50,000 yung bangka pa lang. Pag sama mo yung makina abot yung mga 30,000, kaya mga 80,000, no? Eh, bangka pa lang yun. Yung gamit pa sa pangingisda. Diba, kung lambat, ay mga 30,000 din yan. Therefore, the 100,000 pag ikaw ay nasira, no? Yung bangka mo at saka yung lambat mong ginagamit sa pangingisda.
Mm-hmm. So, mahal din pala yan. Ano ha? Ayan, yung mga bangka po ninyo, anong makina ang ginagamit? Oh, oh. Ayan, Toyota, Honda, Briggs & Stratton. Sa ngayon, yung Honda na, tsaka yung mga Decodo, yung Yama, yung Made in China. Mm-hmm. Mga Decodo na kasi kailangan din magtitid, kaya yung iba yun na yung gamit. Ilan na lang yung Briggs & Stratton na gamit. Ganun po ba? Ayan. Sige po, Ka Fernando, so ano po inyong panawagan? Baka nais yung manawagan sa pamahalaan sa Department of Agriculture para mabigyan naman kayo ng agarang tulong, Ka Fernando. Siyempre, yung kagyat, ano, natulong para doon sa kanilang pagkain sa araw-araw. Ayun, pagkain. Na mabigyan. Mm-hmm. Pangalawa, yung suporta doon sa mga nasirang mga gamit. Ano, sana ma-replace doon ang ating gobyerno kasi mahirap mag-undar doon. Opo. Pangatlo, panawagan na natin, pang matagalang solusyon, itigil na po yung reklamasyon. Mm-hmm. Yung baha dito sa atin na hindi na lang umupa, ay hindi na natin feeding kaila, no? Na hindi yan epekto ng reklamasyon. Ang tatanda natin, BNTA, no? Last year, August 7, opo, na nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng suspension ng mga reklamasyon. Mm-hmm. Magsasantaw na yung August 7, no? Mm-hmm. Ibig sabihin, ulit-ulit na lang yan, taon-taon, ganito nangyayari sa atin. Kaya ang panawagan natin, itigil na natin yan, ang reklamasyon at ang kailangan natin ay rehabilitation. Ganun din ang panawagan natin sa administration, no? Ni Bongbong Marcos at mga law enforcers na kagyat na makontrol, no? Yung itong lunod na naman na tanker na ayon sa report ay mayroong 1.4 million liters na karga at nakakabahala. Kaya kung mag-epekto pa ito dito sa akin, no? Kasi dito sa Bataan nangyari, ito sa Maylimay, bagat ngayon, didiretso yan dito sa Manila Bay. Kaya yun yung nakakabahala. No. Kasi ito yung kalagayan natin, apektado ng reclamation, binabaha na tayo, dadagdag pa itong oil spill, no? Dito sa pagkalunod ng isang oil tanker. Ka Fernando Hicap, sir, maraming salamat. Ingat po kayo. Ayan, magandang hapon po. Apo, maraming pong salamat. Pabuhay pa inyong programa. Lakay digil sa iya. Mabuhay po kayo at sana ay mabigyan kayo ng ayuda at para muling makapaghanap buhay, makapangisda. Yes. Makakibigan ang National President ng Pamalakaya, Ginoong Fernando Hicap. Samantala, balik na sa normal ang operasyon ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw kasunod ng pagkaantala nito kahapon dahil sa bagyong Karina. Ayon sa Senior Corporate Affairs Office ng PITX na si Colin Calbasa, halos 80 biyahe ang nakansela kahapon dahil sa masamang panahon. Mayroon anyang 171 stranded na mga pasahero kahapon kung saan 78 rito ay nasa terminal na nagpalipas na ng gabi. Samantala, mula kaninang alas 8 ng umaga, higit 14,000 pasahero anya ang dumagsak sa terminal. Standby sa ating mga reports at ibinabalik na rin ng unti-unti ng Manila Electric Company ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Meralco spokesperson na Joe Saldarriaga, sinusuri muna nila ang isang binahang lugar kung ligtas na ba ito bago ibalik ang supply. Kailangan niya nila na isaalang-alang ang kaligtasan ng mga residenteng lubog pa rin sa baha dahil may mga ilang naapektuhan ng bagyo ang nakuryente ng lumusang sa tubig. Umabot na sa 650,000 kabahayan na ang naapektuhan ng power outage, pero halos sa 400,000 na lamang ang hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente. Tinak naman ni Saldarriaga na madali lamang maibalik ang supply ng apektadong lugar dahil kaunti lamang anya ang mga nasirang poste o bumagsak na poste ng Meralco. Nato si Joe Saldarriaga. Ngayon, mas madali. Hindi ka mukha nung pag binagyo ka, tapos marami sa mga facilities mo, nagtumba ang poste, linya, transport. Ito hindi eh. Hihintayin mo humupa at saka mo sa ibabalik pag pwede na. Samantala,
Samantala, aabot na sa 144 na domestic at international flights ang kinansela dahil sa masamang kalagayan ng panahon, epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sa datos ng Manila International Airport Authority, kabilang sa kanselado ang nasa higit 30 international flights at higit 100 domestic flights. Kabilang sa maapektadong airline companies ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, Eva Air, Xiamen Air, China Airlines at Royal Dutch Airlines. Inabisuhan ang maapektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para sa rebooking o iba pang opsyon sa kanilang ticket. Patawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Naku, buti naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ipinag-utos na napag-aralang muli ang disenyo ng flood control facilities. Dapat siguro, Mr. President, sabi niyo si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay gumawa ng master plan. Ayan, isa lang. Ayan, para hindi kanya-kanyang flood control ng mga LGUs. Hindi kunikonektado lakay, no? Hindi coordinated. Hindi same-same. Mm. Ayan, hindi pare-pareho, ha? Baka hindi pa magkadugtong-dugtong yan. Alamin natin ang detalya mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno na pag-aralang muli ang disenyo ng flood control facilities kasunod ng matinding pagbaha dulot ng hanging habagat at bagyong Karina. Sa ambush interview sa Navota City, sinabi ng Pangulo na bagamat mas maraming tubig ang ibinuhos ng bagyong Ondoy noong 2009, mas malawak pa rin ang naging epekto ng bagyong Karina at mas maraming lugar ang binaha. Hmm? Nangyari rin anya ito kahit mas marami pang flood control facilities ngayon kumpara noon. Dahil dito sinabi ng Pangulo na kailangang tingnan kung akma pa ba ang disenyo ng floodgates at flood control projects na ginagawa ng pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Marami na silang flood control pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Kasabay nito, ipinayuhan din naman ng Pangulo ang publiko na matuto na sa tamang pagtatapon ng basura ay, dahil tama. Ito nagpapara sa pumping stations at naging sanhi rin ng matinding pagbaha. Ito si Les Narciso para sa DZRE. Siguro, una sa Pilipino. Yes, ayan na, siguro yung tamang pagtatapon ng basura. Mm. Eh, dapat dito ay magtrabaho ang mga LGUs. Mag-segregate na kasi yes. Lakay. At saka higpitan kung para kung hindi saan-saan tinatapon ang basura na ilan nating makababayan. At maging efficient rin ang pag-aakot sana ng basura. Tumpak. Mm-hmm. Ayan, okay. Dahil sa nakita natin sa bagyo kahapon, Miss Leta, abay tunelada ang basurang naglutangan. Mm-hmm. Oo, lakay. At tama ka, siguro kailangan higpitan. Kasi diba dati may mga ordinansa ba yung tawag nila doon na mag-segregate. Pero hindi naman na ipatutupan talaga. Pag nangumulekta, lahatan pa rin, halo-halo. Aglalaok, rapok-rapok. Ayan, maalala ko tuloy si delayed Marikina Mayor at MMDA Chairman Bayani Fernando. Mm-hmm. Ha? Abay, siyang unang naghigpit ng basura dito, kaya ang linis ng Marikina. Correct. Abay, pagka isang bahay, Miss Teya, hindi maayos yung basura, nakatambak lang doon sa harapan. Hahayaan niya yan hanggang sa tumambak ng basura doon sa kanyang bahay. Hindi hahakutin ng basura niya. Pag hindi maayos yung pagkakaayos ng basura sa lansan, hindi yan makukolekta. Ayan, minsan, o kaya pahihiyain. Ay! O, yung nakatira sa number 21, Soto Street. Ayan. Mahiya naman kayo, yung basura po ninyo, nakatambak niyan. O, kinalikal na ng aso. Ayan, siguro dapat kung may mga pasaway, gamitan din natin na medyo harsh ng konti. Oo, medyo kamay na bakal. Mm-hmm. Ayan, para madisiplina. Anyway, maraming salamat, Miss Letta. Teka muna, so anong oras na tapos mag-ikot ng Pangulong Marcos kanina sa Metro Manila? Tanghali na lakay. Mm-hmm. Tanghali na kasi bahabahari naman yung dinaanan ng truck na sinakyan ng Pangulo sa pag-iikot sa
Valenzuela at sa Navotas. Sumakay sa truck ng basura? Di ba nangami basura ang presidente? Ay, hindi, truck ng basura lakay. Truck ng AFP. Akala ko truck ng basura. Okay, maraming salamat, Miss Let. Teka muna, kumusta ang panahon dyan? Kumusta ang panahon sa Manila? Makulimlim lakay pero wala nang ulan. Oh, okay, maraming salamat, Miss Let. Balisan niyo lakay at Miss Thea. Samantala, 244.57 billion pesos flood control projects ipinabubusisi sa Kamara sa harap ng naranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Idetalye mo, RH12 Milky Reganan, Manang Milky. Kaya at lakay, saan napunta at ano ang pinagamitan ng 244.57 billion pesos na inilaan para sa flood control projects ng gobyerno? Tanong ito ni House Assistant Minority Leader Arlene Rosas sa naranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon sa kasagsagan ng bagyong Karina na pinalalapa ng habagat. Ayon kay Rosas, kailangan ng taong bayan ng paliwanag sa pinagagamitan ng pondo dahil napakalaking perwisyo ang idinulot ng baha at taliwasaan niya sa report ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa katatapos pa lamang nitong SONA na nakompleto na ang flood control initiatives ng pamahalaan. Hiti Brosas, bilyong-bilyong pisong pondo ang nilalagak para sa flood control projects pero taun-taon din nagdurusa naman na mamamayan sa walang humpay na baha. Tuwing tag-ulan, kaya kailangan malaman ng taong bayan saan ba napupunta ang pondong ito. Panahon na rin ayon kay Brosas na matigil ang sistema na pinagmumula ng katiwalian ang mga flood control projects habang marami sa ating mga kababayan ang napeperwisyo sa baha. Nirekomenda rin ni Brosa sa Kamara at Senado na repasuhin ang kasalukuyang flood control programs sa ilalim naman ng Department of Public Works and Highways. Ako si New Kregura na muna sa CCRH. Yes, okay. Kulang yata yung datos ni Congresswoman Brosas dahil sinasabi na 244.5 billion na. Eh dito kulang sa pa ba to, lakay? Kay Manang Aimee, Senator Aimee, gagawa din yata na imbestigaw sa Senado. 450 billion pesos. Ayan, mas malaki pa pala. Ha? Ayan, mas malaki pa pala, lakay. Mas lalong nakakagalit pala, lakay, Ateya. Pagkatapos, ganito pa ang dinaranas natin tuwing may bagyo o ulan. Malakas ang ulan. Totoo yan, lakay. At titignan natin, Hulyo pa lang, mga ilang buwan ng mga pag-ulan, ang lakay at teya, naku, dapat paghandaan na. Kung 244.57B at in baboy, ang datos na ni Congresswoman Rosas, mas nakakagalit yung kay Senator Amy Marcos. Oh. Napakalaki para more than 400 billion pesos. Halos sa kalahati. Nararamdaman natin, lakay, oo. Nararamdaman natin, lakay, yung magandang serbisyo at programa para makontrol naman ang pagbaha dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Madam Milky. Magandang hapon, lakay, Teya. Ako si Neil Kriguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalikan natin nilang pang detalye na ating mga balita. Ayan, kung ang report sa Kongreso, 244 billion pesos na flood control project. Abay, si Senator Amy Marcos, ang sabi niya, 450 billion pesos na flood control project. Saan napunta? Yan ang tanong dyan. Lahat yan ang tanong, lakay, no? Ng presidential sister. Imbestigahan para malaman kung saan napunta yan. Samantala, hideout naman o bahay na pinagtataguan ng isang Chinese national sinasabing big boss ng isang sindikato o pogo ni Regian sa isang village sa Bacoor. Abay, sino siya? Noche. Standby, Noche Kakas. Standby, Raymond. Standby, Christian Caragat. Standby, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:47. Bingo! Ayan, mukhang tumigil na talaga ang ulan. Ambon-ambon na lang. Bring my... Samantala, sa detalye pa rin ang ating mga balita. Pero bago ang balita ni Raymond at ni Noche Kakas.
Abatay, bati mo natin ang happy birthday si Ambassador Philip Jones Luillier, Philippine Ambassador to Spain. Pagbati mula kay Defense Attaché Colonel Joseph Dator. Happy birthday, Hermana Rena Catral ng Apari, Cagayan. At kay Kuyang June Canceran. At of course, si Ma'am Ellen Fulido. Wala bang pamirian din si Ma'am Ellen? Ha? Ang tanong lakay, kung okay lang din ba yung bahay niya dyan sa Cainta, ano, Pasig, diba? Cainta ba siya, Pasig? Cainta. Naku, ang daming lumbog na kotse dyan. Naku ba, baka magmura naman ang kotse. Oh, ha? Abang-abang ba yung iba dyan? Ingat tayo, baka mabili natin mga kotse, yung mga binaha. Flood-free dapat, hindi free flood. Pero maraming nag-aabang, Mr. Yung mga Pogo used cars. Ayan, yung mga Alphard na gamit ng mga taga-Pogo, ha? Baka bagsak presyo ngayong paalis na sila ng China. Happy birthday din, Kuyang General James Brillantes. Oye, Dr. Kuyang Dr. Michael Bravo ng TM Calao. Happy birthday, Kuyang. Doktor ito ng Viluna Medical Center. At happy birthday din kay Virgilio Galvan. At birete, happy birthday, Attorney Romy Macalintal. Advance happy birthday, very merciful Gerard Ceballos, ha? Abay, binabati ni Kuyang very merciful Jun Samaniego. At very merciful Teddy Calao the Fourth. Balikan natin ang mga reports sa 450 billion pesos na flood control project. Ang tanong ng Presidential Sister Senator Amy Marcos, nasaan? Saan napunta? Ayan, saan daw napunta, Raymond? Ayan, ano ito, ipapa lost and found ba natin ito? Papanawagan ba natin sa DCRH? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in, Raymond. Mayor Ms. Tea, sumama na din si Senador Amy Marcos sa mga nagkahanap kung saan napunta ang halos kalahating bilyong pisong flood control project ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng matinding pagbaha na ating naranasan sa Metro Manila at mga karating lalawigan kahapon. Ayon kay Marcos, nakatipikon na ang laki ng flood control project, ngunit lumalo lang problema sa baha. Hindi muno nagkulang ang Kamara ng Representante sa Senado sa pagbibigay ng pondo, ngunit hindi nila nakikita kung saan dinadala ang pera. Si Senator Amy ang nagtungo at namigay ng tulong sa Delpan at Baseco Evacuation Center sa Manila bago nagtungo sa Barangay Catalon sa Quezon City. Narito si Senator Amy Marcos. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera? Yun ang tanong. Para naman kay Senator Nancy Vinay, kailangan repasuin ang DPWH, DNR, JLG, Diesel at MMDA ang kanilang flood control program. Din ni Vinay dapat may managot sa tindi ng naranasan nating pagbaha kahapon sa Metro Manila. Ito si RH 28 Raymond at Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paz. Ang chairman ng Senate Public Works Committee, si Senator Bong Revilla, ha? Abay, magpapatawag na ng investigation hearing next week, ha? Dahil nga sa, ayan, tanong din ni Senator Amy, nasaan napunta ang pondo ng flood control project, ba't hindi maramdaman? Follow-up naman sa ni-raid na bahay na isang Chinese big boss ng Pogo ba ito? Sindikato, Miss Tea. Ito nga, lakay. Sa isang bahay na pinasok ng umano'y NBI at isinakay ang isang Chinese na sinasabing boss sa isang village sa Bacoor City. Anong klaseng boss? Idetali mo, RH27, Noche Kakas, Noche. Tea at lakay, pinusasan, pinusalan ang bibig at pinusas ng kalalakihan. Ang katulong habang posas rin sa isang chef na Chinese at isang driver na Pinoy dito sa isang village sa barangay PF Espiritu sa Bacoor City, Cavite. Dinangay lakay ng anim na kalalakihan
na nakabonet at may tatakpan na NBI ang suot nito, ang isang Chinese lakay na amo nitong katulong at yung isang vault na pinaglalagyan daw ng pera at ayon sa salaysay ng driver, yung katawan ng isang suspect na lakay at Tatea na Chinese ay nakikilala niya na nahahatid sundo niya sa isang condominium sa Paranaque. Hindi pa tukoy lakay sa ngayon ang ugat ng krimen pero sinasabing ang yung mga Chinese na yes, lakay. So parang ang dumukot eh, kapwa Chinese din na nagpanggap ng mga NBI agents, ganun ba? Oo, tama ka dyan na lakay. Yung isang driver nakikilala niya lang kasi nakabonet na lakay, hindi niya ma-identify yung mukha pero yung katawan ang nakikilala niya dahil ito yung nahahatid na sundo niya lakay dito sa isang bahay sa village at ang sinasabi dito lakay ay naglalaro ng dito naglalaro ng mahjong yung mga ilang Chinese national yung ito si ate yun lang yung ano lang si lakay dito makalma ng Disharis Life yung napansin mo lang ano yung napansin mo kasi ito yung may-ari ng bahay na kayo. Huwag na babanggitin yung bahay mo. Okay, ano po yung paliwanag sa inyo nung ubo pa dito ng ang mga Chinese? Ano yung anong usapan nyo nung Chinese nung umo pa dito sa bahay mo? Wala, nangupahan sila at tirahan nila. Oo, tapos. Yan lang po. So, hindi naman pala pumapasok dahil pag naka-open, naka-sign na ng kontrata. So, sila na talaga ang ano. So, paano nakarating sa iyong kaalaman yung nangyari dito sa loob? Ay, yung mga construction worker. Oh. Iba, nagbigay information sa amin kaya pumunta kami dito. Oh, nung dumating ka, kita namin yung katulong driver pati yung chef na nakapusat. Mm-hmm. Oh. Tapos yung isang chef, Chinese din yan, di ba? Opo, Chinese. Hindi marunong mag-Tagalog? Hindi po. Yun. Kaya mag-English din na. Oh, tapos yung nakakontrata mo, yun yung tinangay ng mga suspect? Hindi po. Yung anong nakasamahan ng Pinoy sa kontrata. Ah, so ang nakupahan, yung Pinoy, tapos yung tinangay, yun yung pinakaamo nila? Opo. Okay. So may napansin ka ba na kakaiba rin dito sa mga umupa dito? Wala naman po. Okay. So yun na lakay ang isa sa ang may-ari ng bahay. Yung kinidnap Chinese ito, saan nagtatrabaho? Nasa Pogo ba ito noche? Dito na sila naglalaro lakay sa isang bahay. Dito sila naglalaro at ang banggit nga dito ay minsan naglalagay ng malalaking pera dun sa vault ng amo yung lalaking Chinese na tinangay ng mga suspect. Isang kulay gray na van lakay ang pinagsakyan ng isang Chinese at dun nakasakay din yung vault na tinangay ng kalalakihan na sinasabi mayroong nakatatak na NBI yung kanilang suot lakay. Pero so, ang salita Chinese. Mm-hmm. Oo, yung lakay kasi naririnig itong mga tao na pinusasan, particular na yung salitang Chinese lakay. Kanino itong sports cars na naka-park diyan? May Porsche yata ito saka Mustang ba ito? Mm-hmm. Porsche lakay at saka ano ba yan, Ferrari o Jaguar? Ford ayan. Mustang yata yan. Jaguar. Jaguar, okay. Yung pula, saka Porsche. Tapos yung dito sa labas lakay, kulay itim na Alphard naman. Okay. So, ngayon, lakay, nagsasagawa din ng investigasyon ang Bacoora City PNP at malukit yung sinasabi ng mga suspeka na nakapundo ano dito sa may bahagi ng Paranaque City. Alex Radio 7 and Lucy Lacas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, balitang sports. Panawagan na iban ang Israel sa pagsali sa Paris Olympics o Paris Games. Tinabla. Kristan Karag, please come in. Kristan. Ang Olympic Games ay hindi kompetisyon sa pagitan ng mga bansa, pero sa pagitan ng mga atleta na kumakatawan sa kanilang National Olympic Committee. Ito ang sagot ni International Olympic Committee President Thomas Bach sa panawagan nga na iban ang Israel sa nalapit na 2024 Olympics sa Paris, France. Nagmula nga ang panawagan sa Palestine Olympic Committee na sinasabing labag sa Olympic truce
ang ginagawang pagbomba sa Gaza Strip ng mga pwersa ng Israel. Sa isang sulat, sinabi ng Palestine Olympic Committee na 400 o 400 na atleta ng Palestine ang namatay dahil sa mga aksyon ng Israel. Mahalal na mula noong Oktubre ng nagdaang taon, binabomba at nagkakagawa ng military operations at Israel sa Gaza Strip. Ito ay kasunod ng ginawang pag-atake ng Hamas na ikinamatay ng mahigit 1,000 katao habang naging hostage naman ang mahigit 200 Israeli at mga foreign national. Iginit na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi matitigil ang kanilang pag-atake hanggat hindi nadudurog ang Hamas. Ayon sa ma-report, halos 40,000 ng katao ang namatay sa ompensiba ng Israel sa Gaza Strip. Magbubukas na sa July 26 ang 2024 Olympics sa Paris, France. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balitang showbiz, aktor na si Michael De Mesa, halos 24 na oras na stranded sa daan simula kahapon dahil sa baha. Idetali mo showbiz princess, Alia Ikatlo IV. Halos 24 oras na stranded ang aktor na si Michael De Mesa habang pauwi sa Cainta, Rizal sa kasagsagan ng matinding sama ng panahon. Sa Instagram, ibinahagi ni De Mesa ang hirap na kanyang naranasan. Pagdedetalya niya, alas 12:30 kahapon ng hapon nang mag-pack up na sila sa taping. Nang pauwi na ay hindi na niya madaanan ang mga kalsada dahil abot bewang na ang baha. Bukod pa rito, nag-malfunction pa raw ang kanyang sasakyan. Dagdag pa sa kanyang naging pasanin ay ang gutom dahil na-stuck na nga siya sa baha. Kuwento pa ng aktor na iiyak na siya at labis na nag-aalala sa kanyang naging sitwasyon. Samantala, sa iba pang balita, hinangaan naman ng netizens ang ilang celebrities gaya ni na Gerald Anderson, Ronnie Liang at David Chua na tumulong sa pag-rescue sa mga stranded na kababayan. Ang tatlo ay mga AFP reservists at isa sa kanilang sinumpaang responsibilidad ay ang umasiste sa relief and rescue operations tuwing may kalamidad. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Alia. O nga, no, yung mga artistang reservist. Ha? Diba si Matteo Gudicelli? Diba, tsaka ano si rin Sarah. Ay, tama ba si Sarah ba? Dinamay ba? Dinamay. Yung mga lalaki na lang. Ayan, at least si Gerard Anderson eh, nagamit yung kanyang training. Kasi may training yan. Eh. Ayan. Ay, magandang hapon, Apo Health Undersecretary Matthew Bagaw. Ayan, kumusta ka na, Apo, ha? Ayan, pinabati ka ni Director Juna Samaniego. Happy birthday, Marge Jaramillo at Pebbles Duque. Binabati ni Senator Bongo at Leo Palo. Ayan, ingat-ingat po ha. Ayan, kahit tapos na ang bagyo, ayan, abay ingat pa rin dahil yung iba ay lubog pa rin sa baha. Putik naman yung iba lakay, mas mahirap mo, tsaka yung mga naiwan tubig ngayon, yan ang mas madumi ngayon, mas nakatakot, ha? Totoo lakay. Yung mga batang pasaway dyan, mga misis, bantayan po natin, baka tamaan siya ng leptospirosis ba yun? Leptospirosis lakay. O kaya baka makuryente kapag naka-on na yung kuryente sa lugar nila. At yan ang kabuhan natin pala tuntunan ng break time. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen O. Yong. Bye-bye!